paano gamitin ang Data Video RNC 180 Mark II. First, plug natin siya. And power on. Ayan. Then, i-plug din natin ang Data Video PTC. Ayan. Pag nag-indicate yung kanyang red, meaning powered na siya. Ngayon, para makontrol natin yan, kailangan natin ng LAN cable. Okay. Ipa-patch in natin kung saan natin gustong channel ilagay. Ngayon, gusto ko siyang ilagay sa channel A. Yan. Good. Ang kabilang dulo ay ilalagay natin dito sa 422 input. Ngayon, para makita natin yung visual, kailangan natin gumamit ng monitor. Nagagamitan natin ng SDI. Pero pwede rin naman gamitin ang HDMI. Kaya lang, mas para sa amin, mas matibay kapag naka-SDI tayo. Ayan. At ilalagay natin ang kabilang dulo sa input ng monitor. Output ng ating PTC. Ngayon ay nakabaliktad. Kailangan natin i-adjust dito. Pasok tayo sa menu. Screen mode. Then, enter. Hanapin natin yung vertical and horizontal. Then, enter. Nice. Yun. Then, it's good to go. Okay, ngayon, para i-move ang ating PTC, pa-zoom in at zoom out, gamitin lang natin itong joystick, ikutin natin ng clockwise, magsusum siya. Then, kapag counterclockwise, magsusum out siya. Okay? Ngayon naman, sa panning, right, panning left, sa tilt naman up and tilt down. Ako ang isasuggest ko sa inyo, kapag gagamitin nyo ito, tumamit tayo ng manual. Manual natin yung focus. Pag pinindot mo yan, pupula, ibig sabihin naka manual focus tayo. So ngayon ipupado, ipupocus natin pabalik. Ganun din sa Irish. Kapag ang Irish mo ay nakapute, ito ay naka-auto. At kung gusto mo naman din gamitin yung manual, pindutin mo lang, pag pula, nasa manual tayo, pwede ka mag-adjust ng ilaw pataas. Ang difference kasi ng naka-manual ka sa auto Irish, pag gumagalaw yung camera mo, hahabulin niya yung kung kapag manual siya, kahit saan magalawin yung camera mo, hindi nagbabago yung kulay, hindi mag-a-adjust ang ilaw, ang exposure. Samantalang, kapag naka-auto yan, nagbabago siya from time to time. Nag-a-adjust siyang kusa, which is, parang, for me, hindi ganun ka professional ang dating kapag ka lagi ka nag-auto sa Irishman or sa Focus. Pag ginamit mo ng Irish yan, na manual, i-adjust mo yung kulay, the way it is, then, kahit saan ka magpaning, parehas, pantay ang kulay niyan, hindi magbabago. Shutter, ginagamit lang din yan, para dagdagan ng kulay ng ano mo, ng, kung ikaw ay kinakapos ng kulay, pwede may dagdag din. Pero, as much as possible, sana yung shutter speed natin, naka 60 lang.
yung tataas. Ito naman yung adjustment na ito. Ito yung adjustment ng speed ng panning, ng tilting, or ng zoom. Fast means ganyan siya kabilis. Medium, a middle, tama lang. At kung medyo gusto mo ng dramatic na zooming, lagay mo sa slow. Kahit pihit mo ng todo yan na ganyan, ganun pa rin kabagal yan. Ganun din sa panning. Ganun siya kabilis. Kahit sagad mo yung i-adjust, ganun siya ka. Kasi mabilis yung speed. Ganun din yung slow. Kahit isagad mo, mabagal talaga kapag binilagay. Ganun din ang tilting. Tilt, ganun kabilis. Sa middle, medyo nabawasan ng konti yung speed. Then sa slow, slow talaga. Okay. Now, dito, bakit may apat na parte ang bawat channel? Like sa channel A, mayroong apat tayo. Ginagamit natin to for saving shots. Tulad nito. Gusto ko itong shots na to. Ang gagawin ko lang, i-store ko siya. Pindutin natin tong store. Then ilalagay ko siya sa channel, sa number 1 ng channel A. Naka-store na yan doon dito sa program. Now, gusto ko na yung shot na to. Store ko lang. Then lagay ko siya sa number 2. Then gusto ko tong shot na to. Store ko lang. Lagay ko siya sa 3. And gusto ko tong shot na to. Sorry. Store ko ulit. Then lalagay ko siya sa number 4. Ngayon, pansinin ninyo, kapag gusto ko siyang ilipat, meron na siyang nakasave na program. 3, 4. So kung meron kang tatlong ganito, at may mga kanya-kanya ka ng assignment ng shot, tatandaan mo na lang, I suggest maglagay lang kayo dito ng marker kung ano yung mga shot ng bawat isa. So, kung halimbawa, gusto ninyong kunin yung 1 and 4 and 2 then 3. Hindi na ninyo kailangan galawin. Ito, pwede naman kayo mag-manual. Pwede nyo i-manual siyang puntahan. Depende sa gusto ninyo. Tulad ng ginawa natin pag-i-store ng mga shots sa channel A, pwede rin natin gawin yun sa channel B, channel C, at channel D. Ibig sabihin, kung meron kang apat na PTC, pwede kang mag-save ng 16 na shots na hindi ka mabibitin. And at the same time, pwede mong gamitin ito ng manual. Ngayon, dito naman, yung mga adjustment tulad ng ating format, dito natin i-adjust yan sa loob. Yan. Camera address, joysticks direction, para kung yung left to right, right to left. Dito sa joystick, para ma-adjust mo yung movement nitong joystick natin, pasok ka lang dyan. Then, kung gusto mo mag-adjust ka ng video format, punta ka sa video format, then choose ka kung ano yung gusto mo.
Pwede tayo mag-adjust. Bababa. Pataas. Then, yung power, sa screen mode, tulad ng tinuro ko kanina, depende kasi kung paano mo ilalagay yung PTC mo. Kung patagilid, kung pailalim, baliktad, nandito yung adjustment nun. Then, memory speed, tally LED mode. Dito, red and blue gain adjustment. Halimbawang, gusto mong pagpantay-pantayin yung mga camera mo, pwede ka mag-adjust dyan. Kaya lang, tandaan mo lang kung ano yung i-adjust mo. Kung let's say, masyado mapula, magbabawas ka sa pula, sa asul, magdadagdag, o magbabawas. Shutter adjustment. Ito, wala ito. Yan. Backlight. Everything. Nandito sa loob. Okay? Ang pag-boxer, minuli. Balik ka lang dito. Then, exit. Okay? Ngayon, kung gusto mo lahat ng sinave mo rito, hindi magalaw habang ginagamit mo, lock mo lang to. Lahat yan, hindi mo may adjust. Now, kung gusto mo mag-adjust, unlock mo lang. Sir, yung daylight, tungsten, di ba meron dyan? Well, dito naman, pagdating sa white balance, mayroon kang auto white balance, mayroon kang manual white balance na pwede mo i-adjust dito yung red and blue gain niya. Depende na lang sa gusto mo. Katulad nito ngayon, masyado mo pula ngayon. Kung gusto mong neutral lang, kapag mag-adjust ka naman ng white balance, galing ka sa auto, naka-auto tayo ngayon, kung medyo bluish yung area at gusto mo medyo warm ng konti, gamitin mo itong manual white balance B. Makikita mo warm siya. Ngayon, kung sobra namang warm yung area at gusto mo medyo daylight ang effect mo, gamitin mo itong white balance A. One push, then may calibration na sasabihin, kinalibrate nyo na, then, ayan. Naka-white balance na siya.